Okay mga pap, mga sir, mga map. At the end of the day, kayo pa rin po ang masusunod dyan. Oh, kaya nga ito, babalik sa stock kasi nakita ni sir nung ginan niyo yung turbo niyo, ba parang lagari na nga. Bumingi. Kita na. Oh, 'di ba? Meron na eh. Magandang hapon po ulit sa inyo lahat mga paps. Okay, eto na po ang pinaka final na pa-usapin dito sa yung filter na ganun. Okay, dito na po natin tatapusin yan mga paps. Yan, sinasabi ko sa inyo na hindi po yan pwedeng gamitin. Ganun ba? Ano bang magandang right term doon? Na hindi talaga siya pwede pang-daily. Ito na naman po yung hubad na katotohanan ng epekto ng ganyang klaseng filter. Okay, again, ito pong sasakyan na to, ito na po ang pinaka-advanced, ang pinaka-high technology na engine na ginawa ng car maker na to, okay, para sa buong mundo. Pagdating sa Pilipinas, mali na naman. Diba? Oh, mali na naman. Oh, sige, bakit ano naman yun? Pag-uusapan natin yan, hihimayin natin yan one by one. Eh, nagkataon lang po na nilinis na yung ano nito eh, yung intake at saka EGR clean. Na halos hindi na po makahinga. Sobrang barado na. 2017, so around 4 years. Yan, 4 years pa lang pong ginagamit itong kasakyan na to. Sir, mileage? 58,000. So, sa 58,000, 246, halos, hindi pa nga ito masyadong gamit, Pops. Okay, dapat ito sa 4 years, nasa 80,000 na ito eh. Yan. Pero, nasa 60 pa lang siya. Oh, kita nyo? So, hindi pa siya talagang ganun gamit na gamit. Yan ang mas magandang, yung bahay, ano lang to. Yan, bahay opisina. Okay, hindi na po tayo magpapaligoy-ligo. Okay, ba, ano na po natin yan, i-discuss na natin. Yung epekto po kasi nito, yung ganito mga filter, yung mga ganyan mga filter, sobrang lakas na ng higop nito, kanda pipipipin eh. Okay. So, ito. Actually, Pops, pag gumamit ka yan, meron kang choice, di ba? Meron kang choice. Ano ba yung dalawang choices mo dyan? Yung lumakas yung makina mo, lalakas talaga. Or, yung magiging epekto niyan doon sa engine mo. Saan ka ba doon? Doon sa akala mong makatipid ka sa filter o doon sa ihahaba ng buhay ng makina mo? Diba? Okay. Yung mga ganitong klaseng filter po talaga, hindi po nakaka-filter yan ng mga very fine particles. Mga very, very fine dirts. Shoutout po sa inyo dyan. Makakalabas at makakalabas po yan dyan. Okay. So, ang ginagawa po nila dyan ng iba, nilalagyan po ng langis. Okay. Pag nilagyan nyo po ng langis yan, lalo pong kakapit yung mga alikabok dyan. Pag kumapit po yung alikabok dyan, lalo pong hindi makakahinga yan. Kaya po, ganyan po nangyari. Oh. Sa sobrang lakas ng boost, imagine mong napipinya sa gitna yan. Eh, parang ihawan na baka lang ano yan. Ayan, diba? Ito po, sa throttle body. Ito po yung throttle body niya. Tingnan nyo naman po. Ayan. Ayan po yung throttle body niya. Himay-himayin po natin to detalye by detalye. Ayan. Ito nga po eh, tinry na po itong hawakan ng may-ari. Nung ginanyan nyo po yan, okay, at ginanito, yan oh, puro buhangin po yan oh. Puro buhangin. Oh, yan. Diba? Ngayon, ito pong throttle body, okay, hindi pa po talaga ito yung pinuntir yan ng dumi. Yan. Ang totoong pong tatamaan talaga niyan, yung turbo. Yan ang unang-unang tatamaan niyan, yung turbo. Kaya niya po ha. Sige, pero mamaya tayo pumunta sa turbo. Yan. Ganyan po yung mangyayari dyan. Throttle body. Okay. Ito po yung mula dun sa air cleaner, papunta dun sa yan. Air cleaner. Yan. Ayan o. Nakita niyo po yan o. Air cleaner papunta sa turbo. Kaya nakita niyo po yung sa bandang dulo, yung tuyo. Kasi yung bandang dulo po, tuyo po yan dahil wala pa pong oil mist dyan. So kumapit na po yan dyan. Yung nasa dulo po niyan parang full boss. Yan, kaya lang ha. Ganyan po. Yan, ito pong nasa dulo na yan. Yan, para pong full boss. Yan, himay-himayin po natin kung saan po yan dumaan. Tapos ito po yung turbo, yung bahay ng turbo. Dahil dyan naman po nakasaksak yung, ano niya, yung intake hose. Kita niyo po yan ha. Okay. Kung yan po ay duming pangkaraniwan, hindi po sana yung matigas. Ayan.
Okay. Tapos lalagyan pa nila ng OCC, di lalong natuyo. Pag lalo pong natuyo yan, ang lakas ho ng puwersa, okay, ng mga fine dirts na yan para tiktikin yung dulo o yung pinaka impeller ng turbo. Ayan, dito na tayo sa turbo. Ayan, ito po yung mga maaaring mag-penetrate yan. Ayan. Ayan po yung maaaring mag-penetrate yan. Ayan, mga dumi yan. Ayan. Ayan po yung maaaring mag-penetrate dyan. Oh. Kita niyo po yan, ha? Oh. Okay. Ito po, tingnan niyo mabuti. Ayan. Ayan po, tingnan niyo po yung turbo niyan. Ayan. Kita niyo po, nagkakabungi-bungi na po. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Kita niyo, kala mo lagari. Pinahawakan ko nga ito sa may-ari, nagulat eh. Sabi niya, parang lagari na, master. Ah. Mauubos at mauubos po yung ano niyan, yung impeller na yan. Ayan, oh. Mauubos po yung mauubos yan, ninipis ng ninipis. Kasi para po yung sinasandblast. Ayan, kaya pag gumamit ka ng mga ganyang klaseng filter, hindi yan uubra sa mga daily use. Kaya yung mga car racers, okay. Kasi ganito yan, okay, sa Pilipinas. Okay. Sa Pilipinas kasi, pag nakita nila naka-lowered yung mga sedan, yung mga BB, nakaganyan, ah, gagayahin nila yun, ilo-lowered nila. Hindi nila alam, naka-hydraulic yun. Pagkatapos ng show, itataas ulit nila yun. E, akala nila ganun yun. Kaya ginagawa nila, pinipiki ngayon nila yun. Di ba, nakapiki? O, pinipiki ngayon nila yun. Sinasalpaka na napakaraming washer. At para maging piki, wasak ang bearing. Durog ang bearing. Oh, kasi wala naman design ng bearing na pahan eh. Yung pasibat eh, di ba? Walang ganun eh, puro straight yun eh. Puro laki straight yun eh. Kaya pag ginanyan mo ngayon yun, nasa isang party lang yung tension, yung bigat. Durog ang bearing. Ganyan din yan dito sa makina. Akala nila, yung mga nagre-racing, pinande daily-daily nila. Hindi nila alam. Okay, yung mga nagre-racing yan, pagkatapos ng racing, balik lahat sa stock. Balik lahat sa stock. Kasi unang-una, maingay, o mausok, o pagdating doon, o balik sila sa stock. O yung iba, pina-flatbed. Yan. Sa Dubai, kapag meron kang racing na sasakyan, pang racing, ay kailangan mong i-flatbed yun. Dali mo sa racetrack, doon mo gagamitin. Pero hindi mo pwedeng gamitin yun doon sa street legal na sinasabi, sa street lang. Kasi mahuhuli ka, napakaraming modification, bawal na bawal doon. Yung maglagay ka nga lang ng bull bar, pops, kasi humaba na yung sukat eh. Paano na yung puntos na yun, hindi ka na mareregistro. Bull bar lang yun, pops. Yung mga sobrang, yung wala sa specs na gulong, bagsak yun, sigurado. Paano ipaparehistro mo? Oh, kaya pag pinarehistro yun, yun kasi ginagawa namin sa Dubai. Kasi ako, naka-bull bar din ako dun eh. Tatanggalin ko muna yung bull bar. Tapos, ibabalik ko muna yung stock kong gulong. Balik ulit. Yung taon-taon, ganun ang ginagawa. Ayan po yung hubad na katotohanan. Diba? Ito po yung mauubos dyan. Yan po yung mauubos dyan. Paunti-unti. Ito, magkano to? Diba? Ay, sige nga po. Mahina ang 80 mil dito sa bagong turbo. Impeller na naman. Ito pong buong turbo kasi pag nasira yan, pangkaraniwan, isang buo yung pinapalitan. Diba? Number wahid yan, kahit sa Saudi Arabia, ganun din yan. Sa Oman, sa Qatar, yan. Dito lang po sa Pilipinas, yung mga ganitong engine ay palpak. Diba? Lagyan ng OCC yan. Biro mo, ito yung ano yan, ito yung breather. Nakalagay yan dyan eh. Diba? Ito kasi yung yung oil-oil na yan. Yan, yung oil-oil na yan. Yan. Akala kasi nila, Pops, masama daw yung ano. Kasi basa sila ng basa sa Google. Yung langis daw, bawal daw yun sa sistema. Kaya dapat daw yun, pinapatay. Yan, kaya lalagyan ng OCC. Ngayon, nung nilagyan ng OCC, syempre, itong mga buhangin na to, sir, ito po. Yan. Pag nakawala po yan dun sa racing filter nyo, ito yan. Yan, titik-tikin po yan kasi mula filter. Yan, mula filter po yan, dito kagad yan sa vacuum. Bago ngayon pumunta yan dito sa pababa, okay, pupunta muna yan ng intercooler at saka po yan pupunta dun sa intake. Saka pa lang po pupunta dito yan. Kita nyo, gumapang na hanggang dito. Tapos mali pa rin si master. Diba? Sabi nga nila, matagal na raw na meron nun. Sabi ko nga, ito nga 2020 model, 2021 model eh. Wala pa rin nakalagay na ganun dun. Stock pa rin eh. Tingnan mo naman yung stock.
Kita mo naman yung stock bobs, oh. Pati yung alika mo. Ni halos nga hindi na ito makahinga. Oh, pero may science dyan at engineering. Na kahit ganyan ang itsura niyan, oo, hindi ka mabibitin. Eh, magkano lang naman yan? O, pagpalagay mo, halimbawa, ito, nasa 5,000 plus yung 500 na langis na ilalagay mo, eh, tuwing kailan ba ito pinapalitan, air cleaner? Ang ideal niyan is 20,000 kilometer run, which is every year. O, eh, hindi yung 5,000 mo, 5 taon nakatumbas. Tagal naman yata yun, di ba? Sold ka na ron. At least, napoprotektahan yung mga internals mo na huwag madamage. Yun. Kasi ganito, napakarami kasi nilang ano dyan, Pops. Napakarami. And hindi po ako naninira, mga Pops. Ha. This is all good for you. Ay, so, ako po kasi, alam ko na ito eh. Eh, paano po yung mga hindi pa nakakaalam? Yeah. O, diba? Ilang beses ko na po yan ipinakita. Ilang beses ko na po yan idinemo ng live. Kasi ayoko nang, ayoko po kasi nagla-live nang walang ebidensya kasi doon sila nakakakuha ng butas eh. Para maka-atake sila eh. Oo. Ito, ano pang iaano mo diyan? Ano pang irerebate mo diyan? Oh, 'di ba? Alam ko na. Ganito ang katwiran nila diyan. Oh, 'di ba? Ah, peki 'yan ginamit. Ganun lagi sila. Eh. Peki 'yan. Magkano ba 'yan? 5,000. Hindi, ang original niya mga 15,000 eh. Oh, meron pa rin silang lusot. Peki 'yan, peki 'yan, kaya ganyan. Yeah, 'di ba? Hindi 'yan yung orange. So, imagine mo po lang Diyo, dito nga lang sa Master Garage Pops, eh, yung alikabok dito sobra eh. O, diba? Yung sobrang fine ng dirt niyan, Pops. Pag nakalusot yan, eh, i-zoom ko ha. Yan. Ito pong fine dirt, ito pong fine dirt na to na nakawala, na galing to kasi sa atmosphere eh. Dito, galing yan dito. Saan ba yan? Yan, galing kasi dito yan. Oh yan, pumasok yun dito. Okay, eh lakas ng vacuum nito, Pops eh. Bawal nga yan iharang yung kamay mo eh. Pag ni-revolution mo yan, yung parang chochok mo. Baka maputol ang daliri mo dyan. Ayan, nakita niyo po yan. Ganito po yung halos na ginagamit na pang tanggal ng pintura na gamit yung sandblasting. Ayan po yan, kapag yan po ilang PSI to? Diba ilang PSI ito? Imagine mo pag nag 4,000, 5,000 RPM ka, lintik ang lakas nun. O, kaya hindi kinaya nung filter na, yung filter na to, natabingin eh. So, sobra na yung dami ng dumi, tumiklop na. Okay mga pap, mga sir, mga ma. At the end of the day, kayo pa rin po ang masusunod dyan. O, kaya nga ito, babalik sa stock kasi nakita ni sir eh, nung ginan niyo yung turbo niyo, ba parang lagari na nga. Oh, 'di ba? Meron na eh. Yung pinaka-LC. Oo, yung pinaka-LC, 'di ba? Magaspang na matulis na, matalas na masyado. Eh hindi naman ganyan 'yan. 'Yon. Kayo po ang iniisip ni Master dito. Kaya kayo pa rin po yung masusunod diyan. Kaya imagine niyo na lang po, sa turbo muna 'yan dadaan at bago po 'yan umikot papuntang intercooler hanggang dun sa ang dami ng dinaanan. Hanggang dun po abot ang dumi. Hanggang dito sa may throttle body. Ayan o. Hanggang dyan po sa may throttle body. Ayan o. Kaya nga yung ano eh, nagulat yung may-ari eh. Sabi niya, walang dyan ganyan pala yan. Intercooler din. Sigurado meron yan sa intercooler. Yun o. Eh sana po, nagkaroon na naman po tayo ng konting kaalaman. Kasi sabi ko nga po sa inyo eh, parang thermostat po yan. Hanggat nandyan po yan, talagang hindi tayo titigil hanggat di po na itatama yung mga mali. Mga Pops, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin dalawa ni Darwin. Si Darwin po ang aking Ford Specialist at saka Montero Specialist. Yun, ganun po yun mga Pops. Sana po meron po tayong natutunan. Okay mga Pops, maraming salamat po sa pag-join nyo sa amin dito sa Master Garage. Again, ulitin ko po yung disclaimer ni Master, hindi po para yun, alam niyo na po, yung target natin dito kasi ang pinag-uusapan po dito yung engine, tsaka yung cause and effect nung ganong klaseng filter. Okay mga Pops, maraming salamat po. At tsaka ano, yung nagsabi na kung nagpaalam ba ako sa may-ari ng sasakyan, nagpaalam po ako doon, kaya lang po nakaka-offend yun. Diba, hindi po ako gagawa ng isang bagay na alam ko na ikakapahamak ng may-ari. Hindi naman po niya kagustuhan yun eh. Alam niyo po kung bakit siya naglagay nun? Kasi po kakasama dun sa grupo nyo, ikakakwento nyo dun sa grupo nyo na yung racing filter ay maganda sa engine. O, di kayong pinaniwalaan. Ganun lang naman po yun eh. Ngayon nakakita na siya ng mga pruweba, ng mga ebidensya na ganun pala nangyayari,
Madidinala niya sa master garage at pinabuklat niya mo sa lahat yun dahil ipakakain niya sa akin yung mga sinabi ko, pati yung mga carbon nun, kapag nagsisinungaling akong walang epekto yung racing filter sa inyong makina. Sabi ko, sige sir, walang problema. Kakainin ko po yung carbon. Kapag alam niyo po yan, kakainin ko po yung carbon yan. Kapag yan pong turbo niyo, walang bungi. Todas. Diba? Ganoon lang naman yan. Lalaban talaga ako ng pitpita ng bayag pag basa ganyan. Kasi alam ko po yung mangyayari dyan. Sige po. Maraming salamat. Ciao.